Noong tayo ay nasa sinapupunan pa ng ating mga ina, tumitibok na ang ating mga puso kasama ng sa kanila. At kahit nang tayo ay nailuwal na sa mundo, ang ating saya at maging ang mga pangamba at takot ay ramdam pa rin nila. Ganoon nga kalakas at makapangyarihan ang dumudugdong sa atin sa ating mga ina. Walang pinipiling layo at maging panahon. Naku, 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 naku. Parang nawawala ang mga sisiyo ko. Naku, hindi ko mahanap ang mga sisiyo ko. Nasaan na ba napunta? Naku, makaalis na nga. Iwan ko na nga lang sila. Andito kami, Mama! Saan ko kami iwan, Mama? Di ko naman kayo pwede iwanan. Ano ba naman kayo lag-lag kayo ni Mama, no? Ay, alis dito ka lang ba tayo ng mga kapatid, ha? Huwag ka nga alis dyan. Dyan lang kayo. Ako. Ay, Nasi. Ako. Lulu. Ganda. Sa kanilang bilay, busy pa ako ngayon, eh. Sige, oh, basta pag kailangan niya ako, pasabi lang kayo, ha? Okay, sige. Salamat po. Mami, thank you po, ha? Ang ganda po kasi ito, eh. Siyempre naman, anak. Birthday mo naman ngayon. Aris! Aris! Hindi, ba't sinabi ko mo kayo alis dito sa pinag-iwanan ko? Mama, pwede niyo rin po pa ako bilan ng laruan? Birthday ko rin naman po bukas, eh. Anak, pasensya na, pero wala kasi na kung pag-manicure ng mama ngayon, eh. Kung meron sana, may pambili tayo kahit paano. Pero huwag ka mag-alala. Bukas baka naman makakuha ko ng labada kay Ma'am Susan. O di kahit paano, may panghanda tayo para sa birthday mo, hindi ba? Alam ko na. Pwede bang sa malamig na muna ang ibigay ni Mama? Yun na muna sa ngayon kasi doon lang kakasya ang pera ko, eh. Hawakan mo muna, anak. Halika, halika. Kuya, isang malamig nga. Hati-hati na muna, ha? Salamat. Oh, dahil ikaw ang may birthday bukas, mauna ka. Ano, tapos na ba yan? Opo, Ma. Lagay mo na dyan. Sa ano? Ba't siya? Sige, lagay mo na. Bilis. Ikit nga mata, kuya. Nasurpresa si Mama sa'yo. Bilis. Sandali lang. Sandali lang. Lagay mo muna ito. Sandali lang. Sandali lang. Oh, bukas ang mata. Bukas ang mata. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo puti. Tingnan mo, ha? Wow! Wow! Ang ganda! Kasama po ko. Happy birthday, kuya! Kasama ba? Opo, Ma. Pasensya na, ha? Eh, yan lang muna nakayanan ni Mama ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Bukas pag nakuha ni Mama yung swendo niya, bibilihan ka na laruan, promise. Uy, ang galing, ang laki, oh! Ang laki. Uy, oh, baby ko. Mariosi po. Ako naman, kuya. Ako naman, kuya. Ah, sige, ikaw muna. Aris, happy birthday. Ay, thank you po. Susan, pasensya na po. Babalik naman po ako sa paglalabada. Surpresa ko lang po itong birthday boy ko. Ayos yang yun. Ikaw pa ba? O, ito nga pala. O, pinaglumang damit ng mga anak ko. Baka may magamit pa kayo dyan. Naku, maraming salamat. Puro ko sigurado magagamit ng mga anak ko yan. Salamat po. Nakapag-isip ka na ba nung kinuwento mong offer ng kapatid mo magtrabaho sa Japan? Kakatulong din sa inyo yun. Belen! Ma'am, sandali lang po. Belen! Oo, hindi pa ako tapos dito eh. Marami pa akong gagawin. Si Aris, utusan ko muna yung anak ko. Bakit? Anong bakit? Uutusan ko lang siya. Nakalimutan mo ba birthday ni Aris ngayon? Meron ka bang nadelensya dun sa pangisda mo sa ilog? Para naman may panghanda tayo sa bata ngayon. Handa-handa. Kalokohan. Akin na yan si Aris. Bilisan mo. Aris! Sige, ako na, ako na. Oh, Aris, sama ka na muna kay Papa, ha? Ma, ayaw ko po sumama kay Papa. Eh,
Tapos lang naman, sandali na naman, tapos babalik ka na lang sa akin. Sige, sige, sige. Diyosan mo! Eh, wala po ba tayong handa para kay Kuya, Mama? Eh, siyempre meron. Kapag ka nakadala yan siya naman kay Ma'am Susan, kaya lang bukas pa yun eh. Pag nakakuha tayo ng pera, ano bang dapat natin ibigay kay Kuya? Mga pansit po. Pansit? Pwede. Ano pa? Tama na po, Papa! Tama na po! Aris? Tigas, tigas sa ulo mo! Tama na po, Papa! Anong makinig sa akin? Ray! Mama! Eh, tigyan mo ba ako, ha? Mama! Ano? Nani, halika dito! Bilis! Hawakan mo mabuti si Ana, ha? Hawakan mo mabuti! Dito lang kayo! Ray! Tigas, tigas sa ulo mo! Ray! Ha? Ano ba? Ha? Ray! Lululungkot ka! Aris! Ha? Lululungkot! Ray, ano ba? Ano? Tama! Ha? Tama na! Umalis ka dyan! Umalis ka, hindi mabahala ko! Umalis ka! Aris! 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 Inutusan ko eh! Ayaw makinig! Dinidisiplina ko lang! Dinidisiplina ko lang! Sarili mo ka lang, papatayin mo! Umalis ka dito! Alam mo kaya ganyan yung mga anak mo? Kinukonsinti mo! Lumayo ka! Umalis ka dito! Hindi! Dear Charo, 17 anyos pa lang ako nang labagin ko ang gusto ng aking mga magulang at nakipagtanan ako kay Ray. Naikasal kami sa tulong ng kanyang mga kapatid. Huli na nang nalaman kong sugarol, babaero at manginom pala ang aking napangasawa. Lahat kaya kong tiisin sa'yo, Ray. Pag inom mo, pag susugal mo, pati pambababae mo, lahat kaya kong tiisin. Hindi ko naman sinasadya. Hindi mo sinasadya? Nilulunod mo si Aris, hindi mo sinasadya. Ray, hindi mo ako mahal. Kahit mga anak natin, hindi mo mahal. Di mabigyan kami ng maayos na buhay, hindi mo nga kayang subukang gawin eh. Ayoko na. Tama na. Ayoko na. Tapusin na natin. Belen, wag. Patawarin mo ako. May naghahanap nga pala ng mga trabahador sa isang factory sa Iraq. Kulang ko lang ang placement fee at saka pamasahe. Bilin, nagbabago na ako. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Kailangan pa rin ng mga bata ng kaay. Bilen, kailangan mo pa rin ako. Hindi mo kaya ito mag-isa. Alam mo yun. Mama! Mama, si Rochelle, mama! Sinunggaban ko ang kakarampot na pag-asang nakita ko kay Ray. Kaya nangutang ako kung kani-kanino para lang matuloy siya sa ibang bansa. Kailangan pa rin ng mga bata ng ama. Baka nga, hindi ko kayanin, ako lang mag-isa. Ilang buwan na rin kasing pinalagpas ko, Bilen. Pasensya na ho talaga, Aling Ising. Naubos po kasi talaga lahat ng pera namin para lang makaalis si Ray. Pero pag nagpadala po ng pera galing Iraq, kayo po talagang una kong babayaran. Pangako po yan. Ay, nako. Sige na nga. Aasahan ko yan, ha? Opo, opo. Sige na. Pasensya na po. Mama? Anak? Paaalisin na po ba tayo dito sa bahay? Anak ko, hindi. Hindi mangyayari yan. Papadala po ng pera si Papa, Ma. Sumulat na po ba siya sa inyo? Alam mo, abala pa siguro sa trabaho ang Papa ninyo, kaya hindi makapagsulat sa atin. Huwag kayong mag-alala, Ma. Paglaki ko, maghahanap po ako ng magandang trabaho. Para po, hindi na po kayo mahirapan.
Halika nga rito kay Mama Aris. Alam mo, ikaw na bata ka, huwag ka nga muna nag-iisip ng mga trabaho na yan. Hindi mo obligasyon maghanap ng trabaho para mabuhay si Mama at ang mga kapatid mo. Trabaho ko yun at ni Papa. Bubuhayin namin kayo sa kahit anong paraan. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Isipin mo na lang, si Papa, pagbalik nun sa isang taon, nakuha ang daming dalang pasalubong nun sa inyo. Mga damit, mga tsokolate, tapos mga laruan, yung mga paborito niyong laruan. Pero ngayon, naghihintay ang ating mahiwagang kumot! Andito na, sasakay na po mga mamsir. Aalis na po ang ating mahimagang kumot. Sakay na po, tanggal ang tsinelas. Ang bayad po'y isang halik lamang sa isang tsuper. Nga! Halik-halik kay mamang tsuper. Ikaw! Naku, may isang batang hindi makakasakay pang hindi humalik. Bilis, bilis! Mga amoy sardinas pa mga batang ito. Isko! Hoy! Kapit-kapit! Aandar na ang mahiwagang uwi! Kinugat na mga uwi! Sus Maria Jose! Ang daming nakain! Ray! Bakit? Bakit nandito ka na? Akala ko ba si isang taon pang uwi mo? Hindi ko na kaya magtrabaho dun eh. Masyado mahirap. Ray naman, ang dami natin pinagkakautangan dito. Paano natin mabayaran lahat yun? Hindi ko magtrabaho doon. Tingnan natin kung kayanin mo. Anong pagkain dyan? Lahat ng pag-asa ko ay gumuho. Doon ko nakitang wala ng pag-asa si Ray. Kaya napilitan akong gawin ang isang masakit na desisyon. Gagawa ako ng malaking, malaking babol. Ha? Ayan, 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 ayan. Ayan! Tingnan nyo, oh, tingnan nyo, oh. Wow! Oh, laki ng nagawa ni Mama. Ito pa, isa pa, oh, isa pa. Tumingin naman kayo, kaya ayaw siguro mabuo nito mga babol. Ayaw nyo kasing tignan. Ayan na, ayan na. Ma, di ba po malayo ang Japan? Eh, kuya, hindi pa naman ako didiretso sa Japan eh. Pagdadraining muna si Mama sa Maynila, tsaka pa lang ako makakapunta ng Japan. Pero malayo ka pa rin, Mama. Mabalik naman ako dito bago ako mag-Japan. Bibisitahin ko pa kayo, makikita ko pa kayo, maglalaro pa tayo bago ko umalis, di ba? Isipin nyo, ha? Hindi ko to ginagawa para lang umalis ako dito. Hindi totoo yan, ha? Nag-Japan si Mama kasi para pagbalik ko dito, makakapag-aral na kayo. Tapos, makakabili tayo ng mga magagandang damit ninyo, mga magagandang sapatos, lahat ng paborito ninyong laruan, tapos yung mga pagkain na gusto nyo. Mama, umiiwan kay Papa! Ayaw kay Papa! Ayaw kay Papa! Nag-promise naman si Papa na aalagaan niya kayo eh. Promise siya sa akin. Promise. Nag-promise si Papa sa akin. Aalagaan niya kayo. At saka nag-iwan ako ng isang sakong bigas para hindi kayo magugutom. Diba? Kuya, hindi ko na muna baka kamot yung likod mo kapag kumate, ha? Lani, sa gabi, kay kuya ka muna hayakap kung gusto mo na matulog. Pero papagawa ko sa'yo, pagka halimbawa ang nakati naman ang likod ni kuya, ikaw naman ang kakamot, ha? Mama! Michelle, pag kumulog, kumidlat, anak, kay kuya at ate ang yakap, ha? Andyan naman sila, paprotektahan ka naman, hindi ka naman dapat matakot, eh. Aris si Hannah, ha? Bunso yan. Kailangan alagaan ninyo mabuti. Lahat kayo, kailangan alagaan ninyo mabuti ang mga sarili ninyo, panganay ka, ha? Alagaan mo mga kapatid mo, tandaan mo yan, ha? Ikaw ang magbabantay sa kanila, ano? Wala mo ba alam sa kanila mo? Belen! Bilisan mo na dyan, yung tricycle sa bahay na, oh. Alis na ako. Ma! Ma! Ayaw!
agad kita ako nang umalis. Mahalin kayo. Mahal na mahal. Tama na yan! Naman yan, Belen. Paulit-ulit na tayo magpa-practice dito. Hindi mo pa rin makuha. Hindi ko ba pwedeng Tagalog na lang yung kantahin ko? Papatawa ka ba? Japan ka pupunta, hindi Bulacan. Simpleng English lang yan. Hindi mo pa ma-pronounce ng tama. Kahit basics, maning-mani yun eh. Eh, grade 4 lang naman ho kasi yung natapos ko siya eh. Sabihin mo lang kung hindi mo kaya. Maraming pwedeng pumalit sa'yo. Eh, kaya ko. Ayusin mo! Hindi madali ang training, lalong hindi madaling malayo sa mga anak ko. Pero inisip ko na lang na para naman sa kanila ang lahat ng ito. 4 na araw bago ako lumipad papuntang Japan, umuwi ako para makita at makasama man lang sila kahit sa huling pagkakataon. Bakit ho? Naku, Belen, matagal nang wala dyan ang mag-aama mo. Ano? Saan ang nagpunta? Hindi namin alam. Pero yung dalawang panganay, kasama niya. Yung dalawang bunso, nakita namin, kinuha ng dalawang magkaibang tao. Iyak nga ng iyak ang mga anak mo. Aris! Aris! Rochelle! Lani! Belen, huwag mo nang hanapin ang mga bata. Pinamigay ko na sila sa mga tao magbibigay sa kanila ng magandang buhay. Sabi niyo sa akin kung nasan si Ray? Eh, ang tigas naman ng ulo mo eh. Sinabi na sa'yo na hindi namin alam kung nasan si Ray! Tay, naimawa naman kayo sa akin. Nag-aalala na po ako para sa mga anak ko eh. Gusto ko na po silang mahanap. Kung totoo ngang ginawa ni Ray yun, eh baka nga tama siya. Dahil matagal nang namamatay sa gutom ang mga anak ninyo! Teka na, iwan naman yan, tayo na. Pero mga apo niyo, hindi niyo ba kayo naaawa sa mga apo niyo? Parang aawa niyo na ako. Eh, hindi nga namin alam kung nasaan si Ray. Ang kulit mo, ha? Sinabi na siya wala dito si Ray. Hindi namin alam kung nasaan siya. Nanggugulo ka lang, eh. Mulis ka na dito! Tulungan niyo naman po ako. Nay! Tay! Humingi na rin naman po ako ng tulog sa mga pulis, tay, kaya lang. Wala naman din ho silang tulong na maibibigay sa akin gawa ng... Wala naman ako maipakita ang litrato ng mga anak ko.
Meron akong litrato ni Rochelle, kaya lang napakaliit naman. Tinangay naman din ni Ray lahat ng gamit namin sa bahay. Tay, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula ngayon. Ano nga ba sinasabi ko sa'yo? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Kung nakinig ka lang sa amin, hindi ba mangyayari ang lahat ng ito? Ang hirap sa'yo, pagdating sa Ray na yan, mahina ka! Nabobobo ka! Mabuti ang inisip mo. Umalis ka dito. Mag-Japan ka! Hindi na ako pupuntaan sa pantay. Bakit? Ba't hindi ka pupunta? Hintay na mawala yung mga anak ko. Sila lang naman ang dahilan kung ba't ako makikipagsapalaran sa ibang bansa eh. Tapos ano? Pagkatapos na makuha mo sila, magdidildil ulit kayo ng asin. Kasalanan mo lahat ito. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng nawawalan ng anak. Ganyan ang ipinaramdam mo sa amin, lalo na sa nanay mo, nung mawala ka at sumama ka sa lalaking yun. Pakiramdam ko noon, wala akong kakampi. Kaya mag-isa kong hinanap ang mga anak ko. Ang hindi mapuntahan ng natitira kong pera, pilit na nilakad ng mga paa ko. Hindi ako tumigil sa pagsuyon sa di matapos-tapos ng mga daan. Pero ilang buwan na ang lumipas, wala ni isang anino ni Ray o ng mga anak ko. Anak, sa kabila ng lahat, para hindi nangyayari sa'yo ito.
Anak, huwag mo lang ulitin ang kasalanan ginawa ko. Huwag mong isukuan ang mga anak mo. Kung pati ikaw mawawala, sino na maghahanap sa mga anak mo? Noon lang ulit ako nakaramdam ng pag-asa. Tama si nanay. Hindi dapat ako sumuko. Simula noon, umikot na ang mundo ko sa paghahanap sa aking mga anak. Nagawa ko kahit ang ayokong gawin para lang sa kanila. Musta, Belen? Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Max, nagtrabaho ako dito hindi para maganap ng asawa. Ano yung sinabi ko sa'yo? Andito ako para may panggastos ako sa paghanap sa mga anak ko. Alam ko naman yun. Kaya nga hinahangaan kita dahil dun eh. Handa akong akuin ang mga anak mo, Belen. Balo na ako. At kung papayag kang maging asawa ko eh, di tutulungan kitang hanapin ang mga anak mo. Hello? Belen, pinsan ako ni Kuya Ray. Nakita kita doon sa kanila. Hinahanap ko siya at mga anak mo. Nandito si Kuya Ray at yung panganay mo ngayon sa Hagonoy. Nakauwi na sila. Hintayin mo lang kami sa bahay. Ako na lang bahala sa diskarte ko kung paano ko makukuha si Ari sa bahay nila Kuya Ray. Basta huwag na huwag kang magkakamaling lumabas. Dahil oras na matunugan ni Kuya Ray na malapit ka lang. Siguradong masihigpitan niya ang pagbabantay sa anak mo. Kakatok na lang ako, pero siguraduhin mo munang kami at hindi si Kuya Ray ang nasa pinto. Pag-alis ko sa bahay niyo, nakita ko siya nakaupo doon sa labas. Kuya Ray, hayaan niyo po akong nagawi yun dito. Hatid ko agad sa inyo. Tahan-tahan, anak. Baka ka mabulunan. Kasama po kami ni Lani na dinala po sa isa pa pong asawa ni Papa. Sasaktan po kami doon at hindi pinapakain. Tapos po, binenta po ni Papa si Lani. Iyak po nang iyak sila niyo doon, Ma. Gusto nga po siya sanang huwag umalis eh. Kaso nga lang po, wala akong magawa. Tapos po nung ako na po yung bebenta ni Papa, tumakas po ako. Nagtago po ako hanggang sa
Mas na po yung bibili sa akin. Wala na po nagawa si Papa. Alam mo ba kung nasan yung mga iba mong kapatid niya? Ang alam ko lang po, binalik po si Rochelle nung una pinagbentahan nito. Iyak daw po kasi ng iyak eh. Pero po, binenta po ulit ni Papa si Rochelle. Kasama po ko doon, Ma. Naalala mo ba kung saan siya dinala ng Papa mo? Pero po, naalala ko lang po, sa bukid po yun. Sa isang bahay na may pulang gate. Maalala kung nasan yung pulang gate na yun. Isipin mo kasing mabuti. Gamitin mo naman yung utak mo. Ano ka ba? Para mahanap na natin yung kapatid mo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Agod lang ang mama. Mama. Kailan po ulit tayo luluwas para hanapin si Nalani? Eh, kaya nga nagtatrabaho sa gapasan ng mama, anak. Para may pamasahe tayo sa paghahanap sa mga kapatid mo. Oh, ingat mo ka madulas, ha? Ay, anak. Nay? Oh, may sulat, oh. Ano po? Eh, kawa ang kayo ng Diyos. Eh, kaya sulat. Lang, walang ay, nakalagay kung kanino at saan galing, eh. Kung gusto mo makita si Lani, hanapin mo si Gloria Mangaran sa Pili ka Marinisor. Bilisan mo kung gusto mo pa siyang makitang buhay. Diyos ko, Nay. May masama ata nangyayari sa anak ko. Huwag naman sana. Ma, sa pamak si Lani, Ma. Puntaan po natin siya, Ma. Nay, may natitira pa po ba kayong pera dyan? Naku, pasensya ka na, anak. Walang-wala kami ng tatay mo, eh. Max. Yung tungkol doon sa sinabi mo. Totoo ba yun? Tutulungan mo nga ba talaga ako? Oo naman, Belen. Misis, meron po ba kayo nakitang batang babae rito, mga ganyang kalaki, maputi? Pag may nakita na lang po kaya, pakisabi na lang po. Ha? Lani! 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 Mama! Mama! Lani! Lani! Anak ko to! Anak namin to! Baby bata, illegal po ang ginawa niyong pag-ampos sa bata. At pwede kayong makulong dahil dyan.
anak namin. Hoy, anak! Hoy! Anak! 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 Malaki-laki ang gagastusin natin. Pero huwag ka na mag-alala. Unang bahala. Una ko sa labas kausapin si Doktor. Sige. Ba't po kayo may bagong asawa, Ma? Ano? Mabait naman si Max. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman din natin agad mahanap si Lani. At sa kaysa pa, handa siyang maging ama sa inyo. Handa rin siyang tumulong sa atin. Lalo na ngayon, ang daming gastusin dito sa ospital kay Lani. May sakit daw si Lani sa bato. Sabi ng mga doktor, kailangan natin siyang dalhin sa Maynila. Kasi hindi kaya ng mga tao at ng mga gamit nila dito yung gamot kay Lani. Hmm. Inigdahan mo naman si Mama, di ba? Ma, paano kung katulad niya si Papa? Hahayaan niyo po ba siyang saktan kami? Pa! Lani? Lani, anak na nanaginip ka. Pa! Lani, gising! Pa! Lani! Lani, anak, gising! Lani! Lani, nanaginip ka, anak. Nandito si Mama. Pa! Ginalaw niya ako. Patay ang kaibigan niya. Nakaulit-ulit. Ilabas mo si Ray! 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 Demonyo, hayop ka! Lumabas ka! Sinabi namin sa'yo, hindi namin alam kung nasaan si Ray. At pwede ba, huwag kang mag-iskandalo dito. Huwag mag-iskandalo? Ginahasa ng anak niyo ang anak ko. Pinaghahasa niya pa sa iba. Nasaan si Ray? Labas niya si Ray! Hoy! Tigilan mo yan, ha? Kung ano niyo mo yung pinagsasabi mo, wala dito si Ray. Umalis ka na! Demonyo! Demonyo yung anak niya! Demonyo! Demonyo yung anak niya! Labas niya siya! Papatayin ko si Ray! Papatayin ko siya! Ayok! Ayaw siya! Demonyo siya! Demonyo siya! Ano nangyari? Ma, hindi na po na makahinga si Lani na maayos. Kaya po nilagyan na po siya ng oxygen. Nasaan ang Tito Max po? Maghahanap na daw po siya ng mauutangan. Kulang na daw po kasi yung pera niya eh. Lani? Lani, anak? Lani? Lani? Lani! Lani! Doc! Nurse! Tumawag ka ng doktor! Bilis! Opo. Bilis! Lani! 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 Lani, gumising ka! Lani, ang mama to! Gumising ka! Lani! 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 Anak naman eh! Lani! Lani! Lani!
Labas-pasok si Lani sa ospital. Hindi na nakarecover ang kanyang katawan sa kanyang naging karamdaman. Hinati ko ang oras ko sa pag-aalaga sa kanya, sa pagpila sa mga foundation na makakatulong sa sakit niya, at sa paghahanap kina Rochelle at Hannah. Pero dekada na ang lumipas. Nagkaanak na rin ako ng tatlo kay Max. Wala pa rin kaming balita sa kanila. Hinahanap ka, hindi ka pa daw umuwi. Tsaka yung doktor po, nandito rin kanina. Ako daw po yung compatible na pwede mag-donate ng kidney kay Lani. Sigurado ka ba dyan, anak? Oo naman, ma. Bakit hindi? Ma? May pasensya na kayo, ha? Pasensya na talaga. Lani. Turi, kuya. Ano ka ba? Kahit ano gagawin namin para sa'yo. Kaya lakas sa loob mo, ha? Malapit ka na gumaling. Sige, ma. Mauna na po ako. Ito nga po pala. Ma. Aris. Ang dami nito, ha? Aris, ano ba talagang trabaho mo? Ma, yung ko muna naman. Sa restaurant lang po. Ang importante, mayroon tayong panggastos. Sige po. Ginagawa mo, Aris? Ibibenta ka ng katawan mo? Ma, ito lang yung isip ko na paraan na para makipag-ipon tayo ng madali eh. Malapit na yung operasyon ni Lani. Alam ko, nahihirapan na kayo. Pero hindi mo dapat ito ginagawa, ha? Ma, ano mo pinagkaiba nito sa pagpatong nyo kay Tito Max? Wala naman eh! Matandang customer lang na pinatulan nyo dun sa bar nyo. Ginawa ko yun. Ginawa ko yun para sa inyo. Ako rin, ma. Ginawa ko to para sa mga kapatid ko. Ginawa ko para sa inyo. Ma, hindi ko pa kasi napapatawan yung sarili ko eh. Pinangako ko sa inyo, alagaan ko ba, matiyan ko yung mga kapatid ko. Ma, hindi ko yung nagawa. Sorry, but hindi ko. Dahil naniwala ako na minahitirap ko at yung konsensya sa katawan ng papa mo. Ako may kasalanan kaya nangyari sa atin lahat, anak. Ako lahat to. Kasalanan ko lahat to. Ako may kasalanan na lang hindi ikaw. Ako. Mabigat man sa loob ko, tinuloy ni Aris ang trabahong yon hanggang sa mangyari ang operasyon ni Lani sa bato. Pero hindi na bumuti pa ang kondisyon ng aking anak. Sa tabing ilog po tayo naglalaro. At saya-saya po natin, no? Alam mo ba? Alam mo ba nung hinahanap ko kayo? Doon din ako sa tabing ilog nagpupunta. Nagdadasal ako sa Diyos na sana makita ko na kayo.
Sana isang araw, mabuo ulit tayo. Hayaan niyo, ma'am. Ipupulong ko sa Diyos na sana tulungan kanya na hanapin yung mga kapatid ko. Huwag ba? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Makakalabas ka pa dito at gagaling ka pa. Tandaan mo yan. Magpagwala na ako dito. Nang palagi kita papantayan. Lani, hindi ka alis. Dito ka lang. Dito ka lang kay Mama. Hindi pa nga ako nakakabawi sa'yo eh. Ma, at nasa langit na po ako. Ikukwento ko sa kanila na may nakilala ko anghel sa lupa. Ma, ikaw yun. Pwede na po ba akong matubo? Huwag muna. Huwag muna. Huwag ka matutulog, anak. Pagod na pagod po ako. Pagod na po ako. Nang tuluyang mawala si Lani, hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap kina Rochelle at Hannah. Pero ilang taon pa ang dumaan, bigo pa rin akong makita sila. Sabi naman ho kayo, baka naman po pinapabayaan nyo na sarili nyo. Hindi naman, huwag mo ko alalahanin. Bumalik ako sa Bulacan. May nakapagsabi kasi sa akin na mayroon daw Rochelle na nakatira doon na ampon din sa bahay nila. Abay, pagkita ko naman, napakalayo naman ang edad sa atin ninyo. Ay, ganun mo ba? Eh, kumain naman po kayo. Sige, muna ka na. Mamaya na ako. Papahinga muna ako. Sige, sige. Sige ho. Hanggang kailan ka ba maghahanap, Belen? Bakit kasi hindi mo patanggapin na hindi mo na sila makikita? Ano sinasabi mo? Huminto ako sa paghahanap? Kalimutan kong meron ako mga anak na nawawala, ganun ba? Eh, kesa naman hanap ka ng hanap, nakakalimutan mo naman kung ano meron ka. Ako matatanggap ko na hindi mo ko kaya matutunang mahalin. Pero huwag mo naman pagkait sa mga anak natin ng pagmamahal mo. Ang lalaki na ng mga anak natin eh. Kailan ka naging ina sa kanila? Patawarin niyo ko, mga anak ko. Kung hindi ko na ibigay ng buong-buo ang oras ko, panahon sa inyo. Pero patawarin niyo rin ako kung hindi ako hihinto. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ma! Aris! Oh, bakit? May balita ako tukol kay Papa. Ha? Alam ko kung nasan siya. Anak, alam ko marami akong kasalanan sa inyo. Pero bakit? Bakit mo parang ako inaalagaan ng ganito? Sabi nga ni Mama, kahit ano mangyari, ama pa rin namin kayo. Sabi ng Mama niya yun? Matagal ka na niyang pinatawad pa. Ang turo nga niya sa amin, kahit ano mangyari, huwag kami magtatrim ng sama ng loob sa inyo. Um,
Madalas pa rin umiiyak si Mama. Sinisisi niya laging sarili niya sa pagkakawatak-watak namin. Tagal ko na sanang binigay sa inyo to. Adres siya ng umampon kila Rochelle at Hannah. Anak, bago ako mamatay, sana makita ko kayo lahat ulit. Kahit sa waling pagkakataon, ay, hindi ko na alam kung mangyayari pa yun. Hindi ko alam kung paano ko itong papatawad. Siguro, tama lang sa inyong mabating mag-isa. Excuse me, oh, Manong. Meron po ba dito nakatirang Rochelle Alberto? Anong kailangan niyo sa kanya? Ako po si Belen de Guzman. Nanay niya po ako. Matagal ko na po siyang hinahanap eh. Nandiyan ho ba siya? Nandiyan siya sa loob. Lang kita nakitang ganito kasaya, Belen. Patawarin mo sana ako sa mga sinabi ko noon. Nasukuan mo yung mga anak mo. Magulang din ako. Kaya alam ko, hindi ko kaya gawin sa mga anak ko yun. Ang dami kong pagkukulang sa pamilya natin, Max. Lalong-lalo na sa'yo. Pero hindi mo ako sinukuan. Hindi totoong hindi kita natutunan mahalin. Di na ako makapaghintay na makita ko ang pinakamasaya mong mukha. Isa na lang. Bukas na bukas din, makukumpleto na kayo. Makukumpleto na tayo. Sana. Sana.
Sana. Basa po. Pasensya na po, dito ko kayo dinala. Hindi ko po kasi maiwan ng barangay. Kagaya niyan, may burol. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi naman namin itinago kay Hana na hindi namin siya anak. Pero mahalo namin siya. Salamat. Hana, ito yung sinasabi ko sa'yo. Halika na. Ana, sa ang tunay mong mama. Mas ko anak. Bakit ngayon lang kayo tumatay? Hinanap kita, anak. Hinanap kita. Ang tagal-tagal kita hinanap. Kapag nami-miss ko kayo, ito yung lagi ko nai-imagine na isang araw magkakasama-sama ulit tayo dito sa tabing ilog. Ma, kuya, maraming salamat dahil hindi kayo tumigil. Sayang, di na puto nila ni, no? Walang dahilan para malungkot. Dahil si Lani, paniguradong nakangiti yun ngayon sa atin. Tuwang-tuwa yan dahil tinupad ng Diyos ang binulong ni Lani sa kanya na magsasama-sama rin tayo. Kakasama na tayo, ay. Ay, mga anak. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa inyo. Tandaan niyo yan. Mama, lumalami kayo. Alam niyo yung sinabi niyo noon na mahina kayo. Na hindi kayo naging mabuting ina sa amin. Na wala nang mas matapang at mas mabuting ina kaysa sa inyo. Kasi kahit na magkakalayo tayo, pinaramdam niyo sa amin yung pagmamahal niyo. Hindi kayo sumuko. Hindi niyo kami kinalimutan. Ay, naku, hindi mangyayari. Hindi mangyayari yun, mga anak. Ay, naku, salamat sa Diyos. Ay, tama na nga. Alika na. Lalamig na itong mga... Ay, nilalalangawin na itong mga pagkain. Kumain na tayo. Tama na itong mga iyak-iyak na to. Ma! Kuya! Mga ate! Uy! Marina, halika kayo! Dahan-dahan, alalayan ang tatay ninyo. Dahan-dahan, ha? Basta! Dahan-dahan. Eto na. Ay, sus! Ayan na! Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Basta ang alam ko, buo na ako. At alam kong ganoon din ang mga anak ko. Hindi ko na binawi pa si Rochelle at Hana sa mga umampon sa kanila. Pero tunay na mabubuti ang kanilang mga puso na hinayaan kaming bawiin ang mga panahong nawala sa amin ng mga anak ko. Hanggang dito na lang, Belen. Mapalad na maituturing ang mga taong nakakaranas ng pinakauna at pinakadalisay na klase ng pagmamahal na maaaring madama ng isang tao, ang pagmamahal ng isang ina. Wala itong kasing matiisin, kasing mapag-aruga, at kasing bukas palad.
Subukin man ng katakot-takot na mga unos at pasakit, maging ng napakahaba at napakabagal na panahon, hinding-hindi ito magwawakas. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.